Welcome back to Altcoin Pinoy YouTube channel, si Crypto Dime ulit. In today's video, pag-usapan natin ang the merge ni Ethereum. So marami nagtatanong kung ano ba ang mangyayari sa the merge. Tataas ba yung price ni Ethereum? Ano ba yung mga pagbabago na magaganap sa Ethereum blockchain? Bababa na ba yung gas fee? At bibilis na ba yung transaction sa Ethereum? Lahat yan i-explain natin sa video na ito in simple terms. So kung interesado kayo, panoodin nyo itong video hanggang sa dulo. Pero bakit nga ba naisipan ng Ethereum na magpalit ng consensus from proof of work to proof of stake? Ang proof of work, hindi siya energy efficient. Yung mga miners nakikipag-compete for rewards based on the amount of computational power. So malakas ito kumonsumo ng kuryente. It requires technical knowledge as well para makapag-set up tayo ng mga mining rigs. So average human being hindi basta-basta makakapag-mine ng Ethereum or even Bitcoin. Sa kaso naman ng proof of stake, ibang consensus naman ito. Dalawa lang naman kasi ang popular na consensus na ginagamit ng mga blockchain. It could be proof of work or proof of stake. Dito sa proof of stake, kailangan lang natin mag-stake ng certain amount of tokens. In Ethereum, 32 ETH ang kailangan. Medyo malaki ang halaga pero meron namang mga staking pools na magagamit. Para makapag-stake tayo kahit a fraction amount lang ng Ethereum. By using this consensus, wala ditong mga miners, meron dito validators. Sila yung nagpapanatili sa sustainability and security ng network. At para maging validators, they just need to hold Ethereum token and by doing their job, they can earn a token rewards. So yun ang kaibahan nila. However, hindi ganun kadali ang the merge na gagawin ng Ethereum kasi isang maliit na pagkakamali lang, disaster ang kakalabasan. Mas madali mag-release ng new blockchain at magsimula sa genesis kaysa baguhin yung consensus ng isang working blockchain with hundreds and thousands of application into it. Kailangan magawa nila ito ng perfect. Kaya ilang beses na rin na-delay ang merge na ito, yung mga developers ng Ethereum, sinisigurado nila na magiging smooth ang lahat. So what is the merge by the way? Ito yung pagsasama ng current execution layer ng Ethereum, yung currently na ginagamit na mainnet ngayon sa proof of work. At yung proof of stake, consensus, layer naman ng beacon chain. Lahat ng records dito from the very beginning of Ethereum ay matatransfer sa proof of stake consensus. Ibig sabihin kung meron tayong 1 Ethereum sa MetaMask, after the merge, ganun pa din yun, walang magbabago. Kung nagpa-participate naman tayo sa mga decentralized finance like Uniswap, let's say liquidity provider tayo, walang magbabago dun, ganun pa rin. Although mapapalitan yung buong consensus algorithm, if the merge will be smooth, hindi dapat maapektuhan ng mga users ng Ethereum. Hindi hihinto ang takbo ni Ethereum, kaya hindi ganun kadali ang proseso na ito. Napaka-komplikado. Let's make an analogy. Sabihin natin ang Ethereum ay maikukumpara natin sa tumatakbong sasakyan at ang makina nito ay degasolina. Let's imagine na ang makina na ito ay proof of work. In this case, kailangan palitan yung makina at gawin nating electric engine, which is the proof of stake. So gagawin natin ito nang hindi pinapahinto yung sasakyan. Kailangan ito tumakbo ng tuloy-tuloy kasi maraming gumagamit dito. That's the idea of executing the merge. Maraming benefits kaya gagawin ito ng Ethereum kahit napaka-komplikado nito. Una, energy efficient nga ito, less carbon greenhouse gas emission. Staking can be performed on a single computer na hindi kinakailangan ng mga mining rigs na alam naman natin na medyo may kamahalan din. Pangalawa, it will increase decentralization kasi anyone can participate sa staking around the world. Mas madali kasi ito pasukin kumpara sa mining. Hindi masyadong komplikado kahit sa mga centralized exchange nag-o-offer sila ng Ethereum staking na hindi posible sa proof of work consensus. Pangatlo, mas safe na rin ito kasi in order to compromise the network, kinakailangan makontrol yung 66% of the network para makapag-perform ng double spend. So probably you need 80 million Ethereum or as the time of recording, nagkakahalaga ng almost $150 billion to attack the network. Kung ikaw meron kang ganyang kalaking pera, hindi mo tatangkain i-attack ang network kasi wala kang mapapala. At ang mangyayari pa nito kasi naka-stake nga yung Ethereum mo, then if you perform a malicious intent, makakat in half kasi meron sa Ethereum tinatawag na slashing para sa mga bad actors na validators. So to attack the Ethereum network will be very costly with a guarantee of nothing. Pang-apat, I think ito yung pinaka-exciting sa benefits na mangyayari sa merge ng Ethereum, yung mangyayari sa price. At meron silang tinatawag dito na triple halving.
Tinawag siyang triple halving kasi tatlong beses yung katumbas nito sa Bitcoin halving. Sa BTC kasi nangyayari ang halving every 4 years, nababawasan yung supply na lumalabas sa network kasi nahahati in half yung BTC na namimina ng mga miners. Ngayon, si Ethereum meron siyang 4.1% inflation rate. Sa isang taon, may issuance rate na 5 million coins or 13,500 daily rate. However, nung lumabas ang EIP-159 ng Ethereum, nagkaroon ng reduction of 37.02%. At currently, every issuance of new token sa circulation, nababurn yung 63.49% nito. Ngayon, sa merge na mangyayari, it will go up to 90% reduce rate, equivalent of triple halving ni Bitcoin. In short, less supply in circulation with more demand, then price will go up. At ang mangyayari sa inflation from 4%, magiging 0.3 or 0.4% na lang ito per year. Kaya naniniwala pa din ako na possible ngang umabot ang price ni Ethereum sa 10,000 per token. Pero we don't know kung kailan. Kasi parang halving din yan ni BTC na hindi naman nagre-reflect agad yung price after the halving. Possible pa nga na mag-dump ito temporarily because of buy the rumor and sell the news. At kailan mangyayari yung the merge? It will be on September 19 this year. So after ng the merge, may 5 stages kasi ito. Ang susunod is yung the surge. Ito na yung phase na ipapasok yung sharding protocol. Ito yung scaling solution para mapabilis yung transaction speed ng network. Then after the surge, susundan yan ng the verge. Ito yung phase that will introduce the Merkle trees. It involves an upgrade to Merkle proofs para ma-optimize yung data storage for Ethereum nodes. Then yung the purge, upgrade din ito for data storage na magre-reduce naman sa hard drive space that required for the validators, streamlining network congestion. Then ang last upgrade dito ay yung the splurge. Ang purpose naman ito ay siguraduhin ang overall smoothness of how the network runs. So ito yung mga stages na i-expect natin kay Ethereum. Sa upgrade na ito, i-clarify din natin yung mga misconception. Bababa na ba yung gas fee after the merge? Well, sad to say, sa merge na ito, it changed the overall consensus algorithm pero hindi nagbago yung network capacity. So kapag congested ang network, then expect pa rin natin ang mataas na gas fee. Ang pinaka-primary solution dyan ay yung mga layer 2 protocol ng Ethereum. Yung transaction speed, bibilis ba agad? Well, after the merge, hindi gaano kasi hindi pa implemented yung sharding protocol. Sa the surge pa ipapasok yun. And like what I said, tuloy-tuloy pa din ang takbo ng network at hindi magkakaroon ng downtime during the merge. Yung Ethereum natin na token, hindi na daw magbabago yun. Walang Ethereum 2.0 katulad ng nauna na plano. And by the way, itong transition na ito ng Ethereum sa proof of stake, marami din syempre yung mga Ethereum miners na tutol dito. At may posibilidad nga na magkaroon ng another hard fork sa Ethereum. Ang magiging main chain na susuportahan ng karamihan ay ang proof of stake ng Ethereum at may mangilan-gilan nasusuportahan din daw yung hard fork Ethereum na proof of work pa din if malaki pa rin ang demand dito. So isang posibilidad din yun. So what do you think about this merge ng Ethereum? Ito kaya ang magiging daan para sa pagbabalik ng bull market? I hope so. So yun lang muna for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.